God, my favorite song of Patrick Quiroz. Nakakakibig kasi yan, guys. Alam niyo, pag kinakanta-kanta niya talaga yan, lalo na sa MOR Live. Bongga yan, tas ang dami nagtitilian ng mga kababaihan. Siya pa rin! Ikaw pa rin ba, babe? Sa mga ano mo, ano na, kumusta ka na? Mag-hi ka muna sa mga viewers natin ngayon. Hello po sa mga nanonood ngayon. Minsan i-share natin to pag set up tayo ng live dito. Ikaw yung mag-host na live. Sige. Basta sabihan mo lang ako, babe Patrick, ha? Ano ba, hindi ka na... Teka lang ha, i-message mo nga sa akin. Hindi ko na... Nag-ano ako sa'yo, nag-message ako sa Instagram, eh. Parang hindi mo na na-ano? Na-chuchorva? Na-check? Wala na tayong mag-check, babe Patrick. Sobrang busy na, ha? Uy, pero totoo, naging... Sobrang proud ko sa'yo, ha? Sunod-sunod ang blessing. Ano, na-check mo? Di ba minessage kita? Bago lang internet. Oh. Ayun, oo nga. Sorry na. Uy, artista yan si Babe Patrick. Babe. Sa ano nga, sa Soldier's Heart, nandyan yan, ha? Nag-reply sa akin. Loko ka, an- ha? Ha? Okay. Anong ako? Teka nga. Wait lang, ha? Ako ba? Ganyan. Uy, sabi ko, Babe Patrick, gumanon ako, ha? Oh. Teka lang ha, patutunayan natin yan ng bonggang-bongga. Oo nga, no? Sorry! Sorry, hindi ko na ano yun, nakita. Kasi, Babe Ang Patrick... Ang malala, guys, hindi man ako sinin. Hindi kasi, hindi ko na... Kasi minsan nalalagay sa general, minsan nalalagay... Di ba may general tsaka ano, kineme? Sorry na. Uy, nasan ka ba ngayon, Babe Patrick? Nasa ano, lock and shoot ako ng Hello Stranger. Yung kay Ay, ang taray! Ikaw na talaga yung congratulations sa'yo, Babe Patrick, ha? Talagang umaarangkada yung karir natin, ha? Since talagang nag-partner tayo dati ng hosting, talaga naman tuloy-tuloy ng yung, ano, pag-flying without wings. So, how does it feel, Babe Patrick, na talaga namang, ilang days ka naka-lock in dyan? 22. 22 days? Ganun katagal. Uy, dahil 22 days naman, baka naman pwede kayo magpa virtual gifts dyan. Tiyari. pang ilang days mo na? Last week na yata namin. Last week nyo na. So, ano to? Ongoing ba to? Or parang ano? Parang, uy, thank you so much kay Bilay, ha, sa kanyang Make the Mega Move times one. Natuwa talaga siya sa kagwapuhan ni Babe Patrick. Lagi ko nga sinasabi, si Babe Patrick, kamukha niya talaga si Papa G. I-bless mo naman ako ngayon, Babe Patrick. Kasi ito si Babe Patrick, guys, habang kumakain siya, kumakwento ko lang, ano. Oh. Dati talaga, talagang nag-start yan na sa, ano, sa pag-host ng Bonggelarium. Pero ang unang-una talaga, nagko-cover-cover yan ng mga songs sa YouTube. Tapos, talagang nag-trending ang kanyang awitin. Hindi lang kasi sa boses niya na napakaganda naman talaga. Babe Patrick, mag-sample ka mamaya. And of course, napakagwapo talaga niya ng bonggang-bongga. Kita nyo naman, ang daming tumitili na girls dyan. And then after that, na-discover siya ng bonggang-bongga. Ako na talaga nagkwento, Babe Patrick. Alam ko na ba talaga buhay ni Babe Patrick? Tapos napunta siya, naging mag-co-host kami sa ano MOR 101.9 for Life. Every Wednesday ba yun, Babe Patrick? Every Wednesday tayo, every Wednesday pumupunta ako doon. Tapos, di ba, naalala mo, parang hindi na nga ako masyado nakakapunta kasi nga doon na nagdadagsa yung first, second projects ko. Oo nga, O parang iniwan mo na ako, no, Babe Patrick? Charing. Charot lang. Pero hindi naman, babe, alam mo. Hindi, pero pero nakapaproud talaga ako sa'yo. At saka, alam mo, every Wednesday, guys, itong si Babe Patrick, nagdadala ng mga, ano yan, foods, mga, alam mo yung shawarma, hindi ko talaga makakalimutan yun, Babe Patrick. Sobrang favorite ko kasi yun, di ba? Tapos kumakain-kain kami. Mga pagkain, ako. Oo, babe, di ba bawal ang ano doon? Bawal ang pagkain sa booth, sa studio ng MOR, pero kumakain ta.
Tapos, pagpapasok yung boss doon, uy, parang amoy shawarma. Tapos nalaman nila, kumain kami ng bonggang-bongga, pero buti mabait sila, Sir Edu, di ba? Oo, oh, chill lang, tropa-tropa talaga kami. Oo, oh, oh, tropa-tropa. Kasi kami lang din magkakasama ron eh, so talagang family kami ron. At saka ano, kami kumain doon, hindi naman natatapon, so. Correct. Tapos after nyan, after naming, after ni Babe Patrick na mag host-host at mag-radio DJ, eh talaga namang na-improve na din ang kanyang acting skills. O, di ba Babe Patrick, nag-acting-acting ka din? Na punta ka sa Soldier's Heart? Saan ka pa ba mga serye na punta? Sa ano pa ba? Sa Soldier's Heart, Hello Stranger, eto Spirits Reawaken, yung... Yun! Nila. Yung kapatid mo sina Chantal? Oh, si Chantal, si Gray Fernandez, si Jairo Sakino, tas ako, tsaka si Bugoy Carino. Oo, nakaka-proud naman ng Berber. Paano ba i-share to? Paano ba i-share to sa Twitter para magdagsaan mga ano natin, tropa? Di ba may ano, arrow sa baba, Babe Patrick? Ayun, okay. Pipindutin mo yung arrow na parang paganon. Tapos, share-share mo lang ng very, very nice. Tapos, alam nyo ba, guys, ano ang tawag dito? Talaga mabait si Babe Patrick. Ano yan? Kapag meron kang problema, pwede mong share-share. Ano, alala ko, Babe Patrick, di ba talaga todo party-party tayo sa ABS-CBN Ball? O, di ba? Talagang... o, di ba? Talagang happy-happy moment. Oo, sabi ko na party-party tayo. Tapos, cheers-cheers lang naman. Ganun lang, di ba? Tapos, umuwi na ako. Hindi na nakayanan ng ano ko, ng pagkahilo ko. Diba? Share ko sa Twitter lang ah, saglit lang. Babe. Oo, sige, share mo lang sa Twitter. Tapos yun nga, sobrang favorite ko yung ano nga ni Babe Patrick, yung song niya na Ikaw Pa Rin. I-stream niyo yan sa Spotify, lalo na pag kinakanta niya ng bonggang-bongga. Pero ngayon, talaga may bago kang kanta, bilang magki-Christmas na yung star ng Pasko kayo ni Vivory. Alam niyo ba, alam mo ba kung bakit kita minessage sa Instagram recently? Kasi may nag-message sa aking friend, si Ate Dre, na may friend daw siya na crush ka. Pero nag-live sa Kumu. Tapos ang ang tanging hiling lang nung birthday na yon is, ano ka, makita ka naman ng birthday daw niya. Kahit dito uh-huh. lang virtual. O, di ba? Kaya wait. Lang, ano? Tapos, sorry. O, kaya lang, November 17 yun, if I'm not mistaken. Pero... hindi ko alam, November 18 ka ba nag-reply? Tulog ka na yata nun kasi gabing-gabi na ako nakapag-message eh. Or baka nasa taping ka, naka-take ka sa taping. Diba? Oo nga eh. Correct. Nahihirapan ako i-share. Pero ba, o sige lang, share ka lang ng share dyan. Habang talaga namang, uy, hello sa mga ano natin, viewers natin, Jethro B, Harry _ Bingatan. Hi, Angela Faith. Ayan. Mag-ano muna kayo, guys. Baka gusto nyo magpa-freak out. Like, mga halo-halo. Talulok. Masaya-masaya na ako nun. Diba? O, ayan kay Team Joshy. Hello sa sa'yo, Jassy. Ayan. O, kwentuhan tayo mamaya ni Babe Patrick ng mga kung ano-ano. Uy, si Bilay nagpa-alo-alo. Thank you. Thank you. 2 times na halo-halo. Oo, kita ka. Ano, na-share mo na ba? Uy, Harry, thank you sa halo-halo. Thank you again, Bilay. Bilay ba yan o Bilay? Ay, another halo-halo. Angel Faye, thank you for following me. Ah. Follow nyo rin si Patrick. Ayan. More. Yan talaga certified friend ko from the very start. Si Babe Patrick. Muntik na nga ako ma-fall dyan eh. Charot lang. Kung hindi lang ano yan, baby boy next door. Ba, ano yan kasi, natang ka na Babe Patrick? Bata pa yan. Ano? Oh, 20 pa lang. Oh, parang patita na niya ako. Charot lang. Ate, oh, di ba? Uy, hello. Thank you sa mga ano, ha? Pahahaha. Thank you, Angel Fit. Ayan. At I'm sure, alam nyo, i-search nyo si Patrick Quiroz sa Instagram. Bongga yan. Talagang, alam mo, itong certified friend ko na si Patrick, ang tagal ko na nga siyang hindi nakita or nakausap ng bonggang-bongga since kailan yon? Basta may event kami eh. Parang 1 year. Hindi naman 1 year.
Parang nagkikita na lang tayo sa hallway ng ABS and everything. Basta sobrang tagal. Sobrang tagal na nating hindi nagkita. Pero pag nagkita tayo, alam mo yung kind of friendship na gano'n na stay the same pa rin, di ba? Talagang very tight pa rin ang bonggang-bongga, nagkukumustahan. Hindi natin pwedeng kalimutan yung mga taong tumulong sa atin para makarating tayo kung anumang meron tayo ngayon, di ba? Correct. Uy, ayan o. Papasok na sila. Ano-ano? Papasok na sila. Sinong sila? Sumusuporta sa atin. Oo nga. Naku, thank you so much sa inyo. I have a question daw, sabi ni Juana Marie 1025. Pwede naman mag-question ang mag-question. Hello, Carl! Ayan. What's the Tagalog daw of cake? Alam mo ba, Patrick? Sabi ni Juana Marie. Ano nga ba? Cake? Tinapay na matamis. Tiyari. Nahinahanda sa birthday. Ganon. Uy, alam mo ba, last time na nag-kumu ako, babe Patrick, parang last week yata, hinihintay talaga kita na nga mag-online dito. Kaya nga lang, baka busy ka nga, may mga ginagawa ka. Uy, sounds like kakanin daw. Yung English ng cake, ay Tagalog ng cake. Kakanin. Ano to, naging game show na? Thank you, Ivane, PG, sa halo-halo. O, babes, ang lugar ba yan, yung taping nyo? Pwede ba malaman? Location lang. Chat ko sa'yo. O, sige, chat mo na lang sa... Baka magandito na ako pagka na ano ko yung... Luzon, Visayas, Mindanao. Iba dyan. Pero guys, alam nyo naman, di ba? Ano-ano, sorry? Or ano lang, safety reason lang naman. Oo, tama naman yun. Akala ko lang parang pwede ko kasing imine yung ano, kurtina dyan. Magkano ba yung kurtina dyan? O kaya yung kumot nyo dyan, parang malambot-lambot kasi yung kama. Parang ang sarap naman ng buhay. O ito na lang, ano ba tawag dito? Uy, may maging nag-comment dito, sabi ni Juana Mar, can you say, ano to? Baba na babae ay baba sa baba ng bahay. Ikaw nga, kaya mo yung Patrick? Saan? Can you say, baba na babae ay bababa sa baba ng bahay? Toro, in fairness. Abante ka, Patrick! Uy, hi daw, sabi, ng mga fans mo, si Niesa, Dot Jang, baka naman pwede ka magpa-virtual gift dyan. Uy, Pat, ang dami nagkaka-crush sa'yo, si Venice Hapa. Ayan, Pat, magkapit ba? Ano daw? Uy, thank you sa Carlito. Uy, hi daw, Kuya Pat, sabi ni Team Joshy. Ayan, happy birthday, Juana. I hope you have a great day. Ingat ka palagi and wishing you all the best. God bless. Correct. O, diba? I'm very happy. Dahil dyan, baka naman pwedeng hindi ko kaya. Kaya ko ba? Kung sino mo po ang nanonood ngayon, paki-screenshot naman kami ni Babe Patrick kasi na-miss ko na talaga si Babe Patrick. Wala akong time na kapag-screenshot. Ang iksik Babe, alam mo ba? Ano? Ay, guys, ha? Ano lang, disclaimer lang. Babe tawagan namin ni Babe Eva. Nagsimula kami yan sa co-DJ niya ako every Wednesday. Yes. Baka ma-misinterpret yung Babe. Yung Babe Chikahan lang namin yun. Pero parang baby brother ko yan. Yes. Alam naman natin lahat na talagang... Uy, kumusta kayo ni Vibory, by the way? Sabi ni, ano to? Lira Angie, o diba? Parang kakadevelopan na kayo, Babe Patrick, ha? Pinto mo nga. Ano yun? Dahil dyan, nagpahalo-halo si Stellar. Baka naman pwede mo kaming kwentuhan. Ay, pagtakan niyo si DJ Eva. Ano nangyari sa akin na wala ako? Nakabalik ba ako? Ayan, okay na. Nakabalik ka sa langga. Ayan, ano sabi mo? Kinilig tuloy si Mayan Aguirre 29, Mayan pala yan. Ang hirap pag magkakadikit kasi, nag-Carlito, hello tuloy si Bettina, tsaka si Nick Rivera, Hanggang 20 ilang days kayo lockdown? Salamat, Ivani, at 22, babe. Ay, 22, in fairness naman. Talagang parang...
Parang palabas na kayo ng kalendaryo noon, 22. Hanggang 30 lang kasing kalendaryo, di ba? So ano, sa experience mo na ganyan, babe Patrick, ano yung parang pinaka ano mo, mas gusto mo yung dati or yung naka-lock in, lock out, lock down? Just a good answer. Actually, weird siya eh. Siyempre, hindi naman bago sa hindi I mean bago sa ating lahat 'to, 'di ba, na naka-lock in tayo. Correct. So for everyone's safety naman. Pero kung mas may pipiliin ako, siguro syempre yung dati, 'di ba? Kasi you can move freely, walang ilangan kapag may ka-eksena ka, tsaka you know. Correct. Hindi naman mangyayari tong lock-in na 'to kung wala ring pandemic eh. So syempre yung dati pa rin. Pero babalik tayo ron, syempre. Correct. Totoo naman yan. Pero kasi ngayon, parang ano kayo, syempre less yung stress nyo din na pupunta pa sa location, di ba? Yung gigising ka na sobrang aga. Kapag naka-lock something kayo, hindi ko alam. Lock in, lock out, lock down. O naka-lock in kayo, dyan na kayo for ilang days. Yun nga lang, mamimiss nyo yung mga nyo sa buhay, mahal nyo sa buhay, family ninyo. Tama, pero yung family mo, nasa States, di ba? Yeah. Oo. May nagtanong tuloy, uuwi ba raw sa States si Pat? Sabi ni Jay Celestino. Apo, uuwi po ako. Din po ako magpapasko and I'm gonna be spending my Christmas and New Year there sa Amerika. Pero babalik din ako agad. Kasi meron tayong mga projects and may commitments din tayo dito. Kaya need bumalik asap. Pero syempre, family time muna tayo sa pagdating ng Pasko, syempre. Maybe naman lang. Tsaka deserve naman ni Patrick yan na makasama niya din naman yung mga loved ones niya kasi sobrang nag-work hard naman din siya. Kagaya ng pag-workout ni user 63 Kineme, nagpasend ng halo-halo, o diba? Uy, keep safe la, daw, love you, kuya, as a friend. May disclaimer friend. Agad. Oo naman. Tsaka ano, kung ay ano naman kung crush nyo si Patrick, di ba paghanga lang naman niya ng bonggang-bongga. Tsaka natural lang yan sa isang girl na magkagusto ka lalo na sa napakagwapong babe Patrick. Alam nyo ba, pag nakita nyo sa personal si babe Patrick, sobrang gwapo. Na talagang parang, oo, kamukha niya si Papa Jesus. May salamat sa Carlito, hello and everything. Talagang pag tinitiga mo yan, alam mo yung parang may lahi. May lahi ka ba, babe Patrick? Di ba lagi ko sinasabi, parang may Israelites na lahi yung face mo? Wala kami lahi. Pinoy lang. We thank you sa pa-tissue, Pem-Pem. Pem-Pem Handsome 326. O, di ba? O, eto, babe Patrick, ang tawag dito. Ilang, ano ka na, months na hindi ka nakakapunta sa parents mo or sa ano mo, sa mga family relatives? Na ano eh, na naputol siya dahil sa pandemic. Dahil sa pandemic na to. Na ang tawag doon yung hindi na tuloy. Naantala. Tsare. Volume naman yung antala. Naudlot. Uy, thank you sa Pamega Tuna. Ano? Sino ba yung nagpamega tuna? Purple Lover 44 at si Gigi. Ano nang chika mo? Ayun na. Ay, wow, Padvery Armies. Thank you, guys. Thank you. Correct. Ayan, na-udlot dahil nga nagka-pandemic. Pero dapat parang 4 months ago nandun, bumalik ako. Pero okay lang naman. At least, everyone, safety first muna tayo, syempre. Correct. Uy, grabe yung mga Padvery Armies. Talagang supportive. Okay. Very, babe, mag-o 100 views na tayo. Oo nga. Congratulations, babe Patrick. Talagang ang daming umahanga sa'yo sa kagwapuan mo. And I'm very happy dahil sana talagang tuloy-tuloy na rin talaga ang career mo, babe Patrick. To the highest level talaga. Alam mo, ito nga sila, lagi ko sinasabi, napaka-promising na actor, na singer, itong si babe Patrick. And malayo talaga ang mararating niya kasi talagang he knew how to... English, ah. Hindi, marunong siyang magpahalaga ng work, di ba? At talagang marunong, magaling rin makisama sa lahat ng mga ka-work niya, katrabaho niya ng bare-bareness. At eto nga, ano, ang daming nagtatanong about Patvory. Mamaya, sasagutin niya ni Babe Patrick, ano? Pero kwento mo muna ako, yung dyan sa ano, dyan sa tinitapingan nyo, anong role mo ba dyan, Babe Patrick? Ako dito si Seth. Actually, nasa YouTube siya. Pero ito yung movie na gagawin namin for Hello Stranger under Black Sheep. Pero ako si Seth dito. Si Seth?
kapartner ko dito si Kukai, which play Kukai? Played by Vivory. And ayun na, abangan niyo na lang yung mga kailangan abangan kasi nakaka-excite. Ayoko rin masyadong mag-out ng ano ng mga stories. Abangan ko na lang. Thank you. In fairness naman ano, talagang paano ba nag-start din ang inyong ano love story ni ano? Love story talaga. Hindi, oh sige, ganito. Uy, andiyan ba si Vibory? Baka pwede mo siya umakyat kung if ever para dalawa na tong nasa room niya, moment. Nasa room niya siya. Ah, talagang kakataong ko, babe. Oy, babe. Patrick, na talaga babe. Namang... Oh! Adali. <ba? laughs> Hindi. Nag-start ng ano, Patvory siguro... Ano kasi kami? Co-Rise artist ko si Vibory. Yung Rise yes, artist. Yes. Correct. Sa Star, so, di ba? 13 kami ron. And yung live namin, doon nagsimula yung live. Asaran lang talaga. And unexpectedly, ang dami rin nag-comment. Ito si DJ Jay actually yung nagsimula sa amin din. Parang niloloko-loko kami. Correct. Pero, ayun. Ganun nag-uumpisa yung lolo't lola ko eh. Yung parang sa ano, asaran, ganyan. Tapos nagkatuloyan sila. Ganon, o, oh, diba? So, ano na yung mga parang na ano mo na na-discover mo kay Vibory? Kasi syempre, ilang ano na rin kayo magkakasama, diba? Oh, ang dami nagpahalo-halo ngayon, oh. She's super nice. Alam naman ng lahat yan na by si Vibory and super talented din. And, ayun, actually friend ko naman na siya before pa mabuo yung tambala namin. And, correct. Ayun, good friend talaga kami back then pa. So, yeah. Taray, parang napanganga na lang tayong lahat dahil ang dami talagang... Ano mga supporters ng Patvory. In fairness, alam nyo, na-excite na ako kung ano ba ang next leveling niyan, babe Patvory. Linawin mo na ng bonggang-bongga. Pero sa totoo lang, mabait talaga rin si Vivory ng very, very nice. At talaga namang, pag, alam mo yun, pares pa silang magaling umawit, kumanta, lalo na yung Star ng Pasko. Sino pumili pala na kantahin niyo yung Star ng Pasko? Sa lahat ng awitin, bakit Star ng Pasko? Kasi nga mag-Christmas na rin siguro and kami napiling i-revive yung kantang Star ng Pasko after a decade. Isang dekada na nakalipas kasi nila yung so. And super grateful kami. Siyempre nagulat din kami na kami pala yung magre-revive. Kaming dalawa lang. Nung pag-check ko sa Viber namin, sa GC namin, sabi doon na parang aralin daw tong kantang to. Pagka-click ko rin sa may ano demo nung song, Star ng Pasko yung nabas, sabi ko hindi ko kailangan aralin to. Alam ko naman na kasi tong song na to. Though, nabigla talaga ako na, grabe, kaming dalawa lang po pala yung EV mag-revive. So. Correct. Sila Sir Jonathan, yeah, sila Sir Jonathan, Sir Roxy, Star Music Family, thank you talaga sa inyo. Correct. Talagang todo support sila sa inyo and of course, malaki ang tiwala nila sa inyo ng bonggang-bongga na maipupush yan, kagaya na lang ng tiwala natin sa mga nagbibigay sa atin ng virtual gifts ngayon. Oh, ayan ang mga Patvory fanatics, o diba, babe Patrick. Ayan. Thank you guys, thank you. Correct. Ano, alam mo ba, ano, last time din na kumuha ko, nire-request nila na ichika ka dito, na ipaakyatin ka dito ng bonggang-bongga. Wow. Mga Patvory's na fanies, ayan, na talaga namang sumusuport sa'yo. Anong masasabi niyo mo doon, babe Patrick, na since day one, talagang nandiyan sila para na masuportahan ka ng bonggang-bongga? Ayan, ang tagal ko rin hindi nakapag-live. Actually, before lock-in pa, hindi na ako nakakapag-live. So, matagal-tagal na rin, actually. So, yun, alam naman. Ay, Sir Rox, nanonood. Hello, Sir Rox. Hi, Sir Rox Santos! Hello, Sir Rox. Ayun, namista natin si Sir Rox. Wow. Diba? Ayan, diba sumasasama pa yan sa atin sa ano, MOR? At talagang, kasi siya nga yung nag-ano ng song mo din. Talagang pangmalakasan na talagang laging nasa top 10, o, di ba? Every time na ano magre-release ako ng song sa MOR, magpo-promote din ako, laging nandiyan si Sir Rock sa tabi ko, nasa gilid lang siya lagi. Sobrang support talaga yan si Sir Rock. So, thank you talaga Sir Rock, sa and for giving me and Vivory the opportunity and to revive, to be the one to revive the song Star ng Pasko. Grabe. We miss you, Sir Rock. We miss you too.
napakagaling na producer, composer, lahat-lahat na very supportive. Haligi ng music industry, di ba? Sa ABS-CBN. Yes, yes. Talaga namang we're looking forward, Sir Rox, na maka-eye to eye kwanta ka ulit namin. Kasi di ba, last time doon sa ABS, lagi na natin nakikita si Sir Rox. Tapos talagang, uy, napaka-ano niyan, supportive. Lalo na kapag ano din. Uy, congrats, Sir Rox, sa Himig Handog po, ha? Oo nga pala, Sir Rox. Congratulations, Sir Rox, sa Himig Handog. Sa Star Music. Correct. Yay. Yes, of course. At eto nga, talagang nakita rin ni Sir Rox ang growth ng iyong career, Babe Patrick. Diba? Lagi niya sinasabi na sa start ganito, tapos kapag nag-boom ka na, talagang eto na nga, unti-unti mo nang natutupad ang pangarap mo. Ano namang masasabi mo dyan? Uy, Sir Rox, gusto mo umakyat? Just say it. Carlito, pray hello po, salamat. Ayan. Chika lang natin. Ikaw, Babe Patrick, ano masasabi mo doon? Ayan pa, sige, akit daw. Magre-request si Sir Rox. Ayan, oh, sige, Sir Rox, request ka. Hindi, syempre nakakatuwa, diba? Kasi kayo-kayo, ikaw sila, Sir Rox, our music family ko, yung doon ako nagsimula talaga sa inyo. And nakita nyo kung paano ako nagsimula. Eh, nakakatuwa kasi hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung supporta nyo para sa akin. Kaya super grateful ako sa inyo lahat. Oo nga. Alam mo yung pag mga friends mo, eh talaga naman bumubomga ang career, eh na-happy ka rin ng very, very nice. Lalo na dito kay Babe Patrick na talagang next, ano yan, talagang matinee idol. Wow! Ano ba gusto mong genre, Babe Patrick? Na pasukin, like, ano ka ba, comedy, drama, ano yung parang gusto mo sa mga pelikula and everything habang... Tagline sa akin, parang ganun. Or anong genre na ano, parang sa pelikula, anong gusto mong maging ano ka, master of ano? Kahit ano, kung ano ibigay sa akin ng tao. Ay, in fairness. Hindi naman talaga ano yan si Patrick, hindi siya mapili. Follow mo daw siya, Babe Eva, si Sir Rox. Para ay, na-follow ko na siya. Sir Rox, request ka dun sa ano, dun sa may... Guys, paano na-follow ko na-request dito ulit? Yung may tao. Sa may tao. May tao, pero na-follow ko na si Sir Rox. Tapos send request ka, Sir Rox. Sir Rox. Yes, yeah, send request, Sir Rox, para pag-usapan din natin check ang mga buhay-buhay ngayon. Ayan. Check mo. Kung ano, nakapag-send request na siya. Ayan, okay na. Meron na. Nakapag-send request na. Wala, meron wala na. Pa dito. Check mo. Eh. Ayan, ayan, ngayon pumasok. Ayan. 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 So guys, i-welcome na natin the very, very great composer, producer, and everything nice, Sir Rox Santos! Ayan na! Siyempre with Patrick Quiroz! Wow! Hi, Sir Rox! Hi, Sir Rox! Hi ka muna sa ating viewers! Naririnig niyo ba ako? Yes! Yes! Of course, sir! Pasko na dyan, sir, ah. Na-miss ko kayo. Nakita ko kasi kayo nagla-live. So sabi ko, nakaka-miss naman. Kasi remember nung nasa MOR pa tayo, di ba? Correct. Kasi Patrick na mag-host at mag-co-host sa'yo, Eva. Nandun din ako kasi nga. Oo, support nga sa single ni Pat. Nakita ko kayo, happy lang ako. Kaya sabi ko, mag-hi nga ako dito kay Eva tsaka kay Patrick. Correct. Na-miss ka namin, Sir Rox, di ba? Alam mo, very supportive talaga yun si Sir Rox. Talagang, alam mo yung pag siya ang nag-produce talaga at nag-compose, aalagaan kanya talaga ng bonggang-bongga. Di ba, Patrick? Sobra, sobra. Nako, alam ni Sir Rox lahat ng kakulitan ko and all that. And ano, sobrang supportive niya ni Sir Rox every time na mag-record kami. Tsaka nung Star ng Pasko, talagang... Yeah. Kapag hindi siya contento rin sa ano sa ginagawa namin, ipapaulit niya yan. Tsaka talagang ipupush niya kami hanggang sa ma-reach namin yung talagang gusto namin, yung gustong-gusto ni Sir Rox na ano. Kaya yung mga singles ng mga pinoproduce ni Sir Rox, grabe talaga. Correct. Congratulations, Sir Rox, ha? Yeah, thank you. Yes. Grabe, na-miss ko kayo, grabe. Hindi kasi alam mo, hindi naman magiging successful din ang mga singers at syempre ang mga kagaya din ni Babe Patrick kung hindi dahil sa mga kagaya ni Sir Rox na nandiyan, mga great composers and of course producers na very supportive. Ano yan eh, parang teamwork, di ba, kumbaga? Talagang nandiyan siya to pursue, di ba? At syempre, sir, kumusta naman ang Pasko dyan? Lagi naman tayo sumusuporta. Yeah.
Okay rin naman yung Pasko natin. Hindi kasi ito si Babe wala Patrick na kwento niya kanina. Oh. Nakwento kanina ni Babe Patrick na pauwi siya ng state. So, ayun nga, para sa family niya. Ikaw, sir, ano po ba ang balak niyo ngayong Christmas? Bukod po sa napakaganda po ng mga decorations ng bahay ninyo, sir. Nakita ko sa Instagram tsaka sa Facebook, talaga may Christmas tree na si sir, diba? Sana all, sir. Pamay na lang dyan sa totoo ano. Yan. Pasabit. Actually wala akong balak sana mag-decorate kasi nga feeling alam mo naman 'di ba ang dami nangyari sa atin sa ABS pandemya. Correct. Kung ano-ano mga problems na dumating sa bawat isa. Pero na-realize ko kasi nung bandang October, sabi ko bakit hindi kaya ako mag-decorate ng maaga kasi para mabago lang yung pakiramdam, yung makalimutan natin yung problema natin, yung lungkot natin, para ma-feel lang natin at still Pasko pa din, time ng pagmamahalan, pagbibigayan. Kaya nag-effort talaga ako mag-decorate. Yes, and para lang ma-change natin yung mindset. Yung tsaka yung negativity, yung problema, yung pandemya na kahit may pandemya pa rin, meron pa rin hope na hindi tayo Correct. Dapat bibitaw sa anumang problema natin. Correct. At least may hope. Yun. Deserve natin yan, yung Christmas tree na yan, di ba? Oo naman, oo naman. At saka kaya ano? Kaya nag-decorate ako para mabago yung pakiramdam. Yeah. Correct. Diba? Para good vibes lang. Yun lang naman ang gusto rin nating maramdaman. Kahit marami tayong mga struggles na pinagdaanan this year, alam nyo yan, na talagang minsan din na natin alam ano pa ba ang mangyayari sa kinabukasan. Pero syempre, ikaw naman ang gagawa ng direction ng life mo, diba, Patrick and Sir Rox? Para sa mga nanonood po sa atin, na ano, totoo niya, yan, ano naman yan? Kayo naman yung ano, yung mag-twist kumbaga, 'di ba, ng mga pangyayari ng buhay ninyo. Diba? Lagi akong sinasabihan actually ng lola ko na ayun nga, ako lahat gagawa nito, pero lahat ng mga taong nakasuporta sa iyo, sila rin yung tutulong din. So, nasa iyo pa rin na bound daw talaga yung magsisway ng buhay mo, yung magiging ng buhay mo. So, correct. Yeah, totoo yan. Kaya talagang dapat ano, push lang ng push, 'di ba? Sir Roxy, ikaw ba may mga ano ka ba, pwede mo nga mabigay na advice sa amin na mga baguhan na sa industry. Kami dalawa ni Patrick kasi syempre, 'di ba? Yes, yes. Hindi na kayo baguhan. Ang tagal niyo na sa industry. Hindi Sir Rock. Hindi Sir Rock, syempre ikaw talaga ang dami mo na ring mga awards. Awards, 'di ba, Babe Patrick? Oh, ay, Sir Rock's advice pa naman. Baka tsaka pwede naman mga nanonood dyan, baka may mga balak mag-artista rin in that mga showbiz. Tsaka mag-singer-singer, ganyan. Ako naman kasi ang lagi ko lang naman sinasabi, kapag gusto mo yung ginagawa mo, at may pagmamahal ka, passionate ka sa ginagawa mo, lahat ng bagay, alam mo yun, or lahat ng resulta niyan, magpa-follow. Basta importante, mahalin mo lang yung craft mo, yung passion mo, kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo ng buong pagmamahal at ng dedikasyon. Yun lang naman. Totoo. Yun. Totoo. Tama yan, sir. Kaya tuloy nagpapulang kabayo si Patbury Official. Thank you. Lang kabayo. Pero totoo yan, no? Kailangan, para hindi mo maramdaman na trabaho, sabi nila, di ba? Kailangan, i-enjoy mo lang ang buhay-buhay, di ba? Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ikaw ba, Babe Patrick, ano natutunan mo sa ilang years mo rin na sa showbiz na rin, di ba? Na talagang, Sir Rox, di ba, pakanta-kanta lang to dati, tas ngayon may mga ano na siya project na acting-acting. Isa nga nakakaselos na, Sir Rox, kasi, May teleserye na siya, may movie na siya. Correct! Ganda ng kanyang music career, so, correct. I'm so happy and napaproud ako kay Patrick, kasi nakita ko si Patrick yung pag-start niya So, I'm so proud of you. So, ang lagi ko lang sa'yo sinasabi kay Patrick, huwag lalaki ang ulo at laging nasa paa ang mga, nasa lupa lagi ang paa. Huwag dalin yung kasikatan sa isip at utak kasi walang mapupuntahan niya na maganda. So, yun ang sinasabi ko sa kanya. Di ba, Pat? Tama. Tsaka para tumagal, no? Tumagal palalo si Babe Patrick kasi yun ang secret ingredient
according to the successful ones, kagaya ni Sir Rox, na talagang kaka-proud dahil never ever niya rin tayong pinapabayaan. Pag may mga tanong tayo, questions, isang ano lang, kahit nga hindi tungkol sa music, kahit, sir, di ba sir, nagtanong ako sa iyo about sa kung paano magpunta sa Tokyo, galing sa Osaka. Yeah. Kinukulit-kulit ko dati, sir, paano ba to? Tapos sumagot naman talaga ako ng detalyado eh, no? Parang kailangan mo ng JR pass, kailangan mo ng ganitong ano. Very helpful talaga si Sir Roque Santos. Hindi lang siya basta talagang great composer, producer. Sir, di ba kumakanta-kanta ka rin and everything? Tapos, syempre, Sir Roque. Si sir, mahilig din mag-travel yan. So, eto pala, kayo rin, di ba? Ikaw rin, Babe Patrick, mahilig ka rin. Parang hindi ka rin mapakali sa isang, makonfine sa isang lugar lang. So, paano nag-change pala ang life nyo ngayong pandemic? Like, ikaw, Sir Rox, mahilig ka rin magpunta sa mga iba't ibang bansa. Paano? Okay. Patrick muna. Si Patrick muna. Ako? Yeah. Hindi, kami. Ano ba yung tanong? Hey, Patrick, ang tanong, 1+1. 3? Hindi nakikinig si Patrick. Correct. Pero bago mo sagutin, mag-picture muna tayo. Screenshot lang. 1, 2, 3. Ay, wait lang. Yan, screenshot. Ayun, yung tawang-tawa ako sa screenshot. Isa pa. 1, 2, 3. Oh, gusto niyo yun? caring. Nabigyan ka na namin ng time, ha? Hindi, ang tanong namin, Babe Patrick, di ba kasi, ikaw parang mahilig kang mag-travel-travel din. Naalala mo nung ano ni Lala, nung birthday niya? Yeah. Di ba magkakasama tayo doon? Tapos after nung parang may mga pinunta-puntahan pa, parang alam mo yun, parang, kasi ngayon, bawal lumabas, lagi lang, kagaya mo, naka-lock-in ka sa isang area lang. So, paano mo na-overcome yung mga ganong eksena sa buhay? Siguro, isa na rin doon yung family ko. Siyempre, iniisip ko na lang din na for everyone's safety na rin, di ba? Tsaka minsan, parang nauurat ka na nga naman talaga sa bahay, na ilang months ka na nandun sa bahay mo, di ba? Pero, minsan marirealize mo rin na gagawin mo to para sa lahat eh. It's not just for you, it's not just for your family, but for the whole world. This is a global pandemic eh. So, parang din mo marirealize na... Parang ka, president ka na dyan, bro. Hindi, parang... Siyempre, parang ano lang, na parang may isip mo na it's sometimes you really have to, you know, to... Just chillax ka muna dyan, di ba? And kailangan mo intindihin yung mga nangyayari sa paligid mo. And of course, with the help of my families na rin, and of course, sa Rise Artist, yung mga live ko rin naman, so kahit paano, may work pa rin tayo kahit sa bahay-bahay natin. And, ayun. Mukhang manlilibre na si Babe Patrick kasi ang dami niya ng work, di ba? Ay, nag-hi tuloy si Shins Basa na, pati si Divine to umali on. Hi daw Sir Rock, sabi ni Sheena. Sheena 11-24-17 bingo. Hello, Sheena. Hello. Hello, everyone. Hello. Yeah. Ayan. We have a lot of people watching, babe. Grabe. Oo nga. Thank you so much sa inyo po. Alam mo, DJ Eva, dami nanonood sa'yo, sobrang dami. So, hindi, dahil yan sa inyo, Sir Rock, and of course, Patrick. Sir Rock lang yan. Oh, at mga Patbury friends natin, di ba? Singit lang ako dito. Hindi, kayo? Kayo ang bumubuo ng show natin ngayon, di ba? Kayo ang dahilan. Actually, Sir Rox, naka-epa lang ako kay DJ. Nagla-live siya dito, tapos pumasok lang ako. Hindi talaga Hindi, last week nag-live ako, iniintay ko si Babe Patrick. Ba't parang wala ngayon si Babe Patrick? Yung parang siguro may ano siya. Ano na tawag dyan, Babe Patrick? Yung taping-taping. Lock-in na. Yeah. Yung naka-lock-in. O, ikaw naman, Sir Rox. Malapit na yung pelikula ni Patrick, yes. Oo nga, eh. Malapit na. Abangan natin yan. Yeah. Sir Rox, ikaw, kasi tama rin naman yung sinabi ni Patrick. Parang, di ba dati, Sir Rox, tayo,
parang hindi na natin napapansin yung ano, yung reality minsan, parang sobrang workaholic mode tayo, Monday to Sunday, Monday to Friday merong work, tapos Saturday, Sunday rarakit ka pa or ano ka pa, may mga gagawin, pero parang naputol siya nung pandemic na bawal lumabas, bawal mag-event ng very very nice, diba? Kaya siguro it's a perfect time, tama si Babe Patrick, na humingahinga din sa ganong aura at magmuni-muni sa buhay-buhay, di ba? Ikaw, anong realization niyo po, Sir Rox, na ngayong pandemic? Ako, kasi nung una kasi medyo hindi ako sanay. Kasi alam mo yun, Eva, sanay tayo na nag-work na talagang, alam mo yun, yung parang lagi kang busy, marami kang... pinaplano, na timeline, na schedules, and talagang laging puno yung calendar mo. Ako, laging puno yung studio work ko. So, parang nanibago ako nung nagkaroon ng ganitong pandemya. So, nakakapanibago. Pero eventually, sabi ko, nung tumagal-tagal, yung realization ko na parang tong pandemya na to, parang blessing na rin sa atin para ma-realize natin yung importance ng family natin. Kasi nung time na nag-work tayo, yung time na parang ang super busy natin, hindi natin nabibigyan ng tamang time o oras yung family natin. Wala tayong bonding with sa nanay mo, sa kapatid, sa brother mo, or sa tatay mo. So ngayon, nung nagkaroon ng pandemya, parang nagkaroon ako ng mas maraming time sa mama ko. So parang naisip ko na, wow, iba pala yung feeling na kasama mo lang yung mama mo the whole day. Kasama mo siya, nanonood kayo ng TV, nagluluto kayo, sabay kayo nagluluto, tapos kumakain kayo sabay. Iba yung feeling na nabigay. Parang na-realize ko na mas nagkaroon tayo ng importansya sa bawat isa. Mabigyan natin ng oras yung pamilya natin, na which is na hindi natin nagagawa before. Totoo. So parang mas lumalim yung pagmamahal mo at saka mas lumalim yung relationship mo sa family mo dahil sa pandemic. Okay. Kasi so, iba talaga kita. Yeah. Oo. Iba rin kasi talaga when you spend time with your loved ones, 'di ba? Hindi lang yung basta kasama mo lang sa bahay tapos papasok ka na naman. Minsan nga mas kilala mo pa yung ka-opisina mo kaysa sa tao sa bahay niyo, 'di ba? Mga ganun. Para mas close pa kayo ng mga ka-opisina or mga kaklase mo kaysa dun sa mga kamag-anak mo sa loob ng bahay, kasi nga more on ano tayo, nandun lang tayo outside, 'di ba? Yes, pero kahit 'di ba? Pero kahit may nangyaring ganitong aberya sa atin na maraming restrictions, ito yung siguro tinatawag nating silver lining. Wow! Silver lining, spell niyo 'yon. 'Di ba? Ng mga pangyayari during pandemic, 'di ba? Pero sir, tsaka isang bagay din yun na bigyan mo rin ng time yung sarili mo, nakapag-relax ka. Nabigyan mo ng magandang oras tsaka pagpapalagay ng sarili mo kasi nagkakaroon ka ng tamang tulog, nagkakaroon ka ng yung epekto nito sa kalusugan mo, maganda rin kasi relax ka lang, yun nga, nakakakain ka ng tama, tapos nakakapag-sleep ka ng tamang oras. Kasi kapag nasa work ka, aminin mo talaga minsan kulang lang yung tulog mo. Yung parang gusto mo magtrabaho na lang hanggang madaling araw. So, yun, parang malaking bagay din para sa health natin yung nagkaroon ng ganito. Para sa makapagpahinga at makapag-relax. Yeah. Totoo yun. At saka, sir, ano, ang tawag dito, mas nakilala mo rin, mas na-discover mo rin na kaya mo pala yung mga ganitong bagay. Like, kaya mo pala magluto ng ganito. Di ba? May mga ganong effect tayo. Kasi sobrang busy natin dati, guys, Babe Patrick and of course, Sir Rox Santos, na bibili na lang tayo ng mga food sa ano, sa Loop o kaya sa mga, kung saan malapit doon sa Tomas Morato, di ba? Pero ngayon, nasa loob lang tayo ng bahay, nadidiscover mo na kaya mo palang kahit itlog nga lang yan eh, di ba? Magluto ka ng itlog, di ba? Eh kayo ba? Ano bang mga, na-try nyo ba magluto-luto nung ano, pandemic? Mahilig ako magluto. Kahit hindi po pandemic, no, sir? Nagluluto na talaga ako. Mahilig ako magluto. Si Patrick, ano nagluluto ba si Patrick? Nagluluto ako ng ano. Puro kain lang, babe, ba? Canned corn beef. Hindi, joke lang. Actually, tinutulungan ko yung lola ko, si mama, yung nagpalaki din sa akin. Tinutulungan ko siya sa mga gawaing bahay. Siyempre, yung pagluto na rin, nag-iwa-iwa ako. Siyempre, natututunan ko rin magluto ng ano, yung mga, yan, giniling. Marunong na magluto ng giniling dahil sa pandemic. And adobo. Marunong na ako, iba't ibang ulam. Dahil nga, siyempre, wala rin naman tayong ginagawa. Bawal lumabas. So, tsaka, alam mo. Ito paano.
Hindi, at saka si Babe Patrick talaga, kahit hindi naman yung ano, yung hindi talaga parang chef na ano, na nagluluto talaga. Very helpful yan, tsaka very sweet sa ano niya. Hindi lang sa family niya and relatives. Kahit yun sa workmates, di ba? Magaling makisama yan. Di ba, Sir Rox? Yeah. Si Babe totoo Patrick. Yan. Totoo di ba? Sayang nga, Sir Rox, eh. Hindi ka namin ano, hindi ka namin nakasama. Ay, hindi. Nakita ka naman namin sa EBS-CBM Ball, pero di ka namin naka-cheers. Cheers. Sayang no, Babe Patrick. Cheers sana natin si Sir Rox ng ano. Oo nga. Habang sumasayaw-sayaw kaming ganun, Sir Rox, oh. Oo nga, nasa kabilang table ka yata, no, Sir Rox? Nasa kabilang side ako. Pero naalala ko, Eva, nag-picture tayong dalawa. Oo! Oh, oh! Nga pala. Sa may entrance, diba? Kaya tayo nag-picture tayo. Natin, eh. Hindi ko tayo, kinakalimutan, eh. In-upload ko pa ngayon, diba, Sir Rox? Oh. Yeah. Diba? Yeah. At bumawin sa palakpak. Siyempre, may palakpakan, sir, tayo para, dyan, tapos... Parang ano nga tayo dun, eh. Parang ikaw yung date ko sa ball, eh. Kasi, diba, parang yung entrance yun, eh. Tayong dalawang mag-fold. Oh, grabe pa naman yung dress ni DJ Eva nun. Talaga, yeah. Ano, eh, no? Parang... Tapos si Patrick nun, busy-busy siya, eh. Ang daming... Ano, oo! Hindi, ikaw siya nun, eh. Medyo, di ko alam kung okay, napansin na ako nun. Next topic na po tayo. Sir Rox, kamusta naman po siya? Hindi, kasi parang yun... Yun yung pinaka, ano eh, matagal lang na nagka-chikahan-chikahan kami ni Babe Patrick at ni Sir Rox. Kasi parang yun nga, after nun, iba-iba na tayo ng pinagkakabalan sa buhay hanggang sa mag-lockdown na. Diba? Correct. Sama. Pero Sir Rox, nakaka-proud si Babe Patrick, no? Ang dami na niyang mga, yes. Ano, achievement. Eh ito, Babe Patrick, ha? Di ba marunong kang kumanta? Tapos sumasayaw ka rin naman kahit papan. Hindi sumasayaw ka rin, di ba? Tapos nag-acting-acting ka pa, di ba? May mga trip ka pa ba na ano, parang gustong... Oo, sumasayaw nga yan talaga si Babe Pat. Sample nga, Babe. Hindi na, huwag na, Babe. Alam mo naman eh. Sa TikTok, punta niyo yung TikTok niya, sumasayaw-sayaw siya doon. Correct. Ang bongga. May mga trip ka pa bang ma-achieve sa life? Or ano pa ba, Babe Patrick, yung parang... Ano mo, dream mo talaga ng very, very nice na gusto mong mag-etching, ganun. Mag-etching? Mag-etching. 5, 4, may countdown. Ewan, ano ba? Actually, you know what? Happy na ako, DJ Jeva. Ayan na, ginawa mo letter J ako, ah. Hindi ako si Ate Jay, ah. DJ Jeva. DJ Jeva. Parang paano ka na, pa-CR ka na nun, ah. Hindi pa, tik pa sakit na yung chan mo. DJ Jeva. Mag-ano ka na, taas ka ng kamay, tapos sabi mo, I go out. O kaya dali mo yung cellphone mo habang kukumo tayo, pa-CR na. Charing. O ano? Masaya na ako sa ginagawa ko tsaka sa pag-arte tsaka sa pagkanta. No, ayun, gusto ko matutunan ko sumayaw pa rin. Si Vibe ni tinuturuan niya ako sa mga TikTok dance namin. So, yun, no? Talaga na yung coach ko. Oo nga, may coaching mo, di ba? Eh, ito, tanungin natin si Sir Rox. Kasi nga si Sir Rox, ang dami na niyang mga awards. Sir Rox, ano, ito pala ha, kailan niyo po naramdaman na ano, feeling na gusto mo magsulat ng mga songs na kasi syempre it's a gift, yeah. 'Di ba yung mga ganyan tayo nga hindi tayo mo magaling ako ewan ko si Babe Patrick ako nagsusulat ako may hirapan din ako talagang from hugot yan ni Sir Rox. Tanongin natin Sir Rox. Oo nga. Kasi ako, never talaga pa ako nakatry magsulat-sulat ng mga ganyan. Siguro nagsusulat ako ng mga, ano lang, pangalan, address, temperature. Di ba gano'n pag ano ka, enter ka sa mga establishments ngayon? ikaw, sir, paano mo na-realize na, gusto ko magsulat ng song, it's a gift from God. Oh, sir, yeah. Ako kasi bata pa lang ako, mahilig na ako sa music. So, sobrang hilig ko sa music, yung naalala ko, tape pa lang nun eh, tape, tas may mga vinyl yung lola ko. Chine-check ko na talaga yung mga, yung lyrics, yung production team, kung sino yung arranger, producer. Tapos, mahilig ka kung mag, yan, dahil nga sa hilig ko sa music,
may mga nahama ko na melody na iniimbento ko lang nung bata ako. Kasi pag bata tayo, ano tayo eh, sobrang playful. So, nag-iimbento ako ng sounds, nag-iimbento ako ng mga melody, paham-ham. Tapos, eventually, parang yun na nga, yung lyrics naman, nag-create ako ng mga tula o nagsusulat ako ng mga parang kwento. Then eventually, napag-combine ko yung dalawa. Hindi ko alam kung paano ko nagawa. Totoo yung sinasabi mo, Eva, na parang gift talaga siya na lalabas na lang sa'yo yun kapag nasa'yo. So yun, hanggang natuloy ng natuloy, gumagawa na ako ng mga songs, yung mga personal ko lang na kanta, tinatago ko lang, sinusulat ko lang sa notebook ko. Ganon lang siya. Ito may nagtanong sa Rock, single ka daw po ba? Yun, Sir Rox, talagang palablat, no? Sa comment. Sabi ni, Bebe Lizel, type ka po yata, Sir Rox, kaya bala kanyang, ligawan, charing. Ayan. Pwede naman sagutin ni Sir Rox or pwede naman mag-pass muna si Sir Rox. O, diba? Pwede mag-pass muna ako. Pass the message muna. Gusto mo ang tanungin natin si Patrick kung si ano Patrick single ba? Lipat sa akin. Ganyan tayo. Ano ba yan? Patrick. Lipatan pala. May nagtanong din sa comment. Wala ako nababasa, Sir Rox. Nakatingin ako sa comment daw. Single ka daw ba? Single ka daw ba ngayon? Ayun ang nakalala. Oh. Single ka daw ba ngayon, Patrick? Oo. Oh. Baka naman, Patrick, oh. Ito na, ilabas na natin yung katotohan. Isang beses lang magbasa. Ay, pero napaproud ako kay Sir, si Sir Rox. Kasi nga, syempre, para talaga, di ba sabi nga ni Sir Rox, kapag daw marami ka na rin na-achieve sa buhay or just stay your feet on the ground, para may ganun sinabi si Sir na in English ko, trinay ko mag-English. Pero si Sir, siya talaga ang epitome. Wow! Epitome! Sama ba yun, Sir? Basta yun na yun. Nakausap ko last time. Alam mo, Eva, na-miss kita. Sobra. Na-miss kita, Sir. Ito nga si Sir, ang dami na, siya yung yung maraming perfect example na sobrang dami na niyang na-achieve. Pero alam mo yun, sobrang approachable pa rin niya. Pag may mga very helpful siya, and kapag may mga needs ka na hindi mo maintindihan sa certain thing about music or about kahit sa totoong buhay, mga advice. Pag nagpuputang ako sa Star Music Office, talagang lagi siyang very welcoming, di ba? Ganyan si Sir Rox. Kaya sobrang deserve niya lahat ng mga blessings na natatanggap niya ng bonggang-bongga. Siguro talagang kailangan mo maging good person talaga para talagang marami kang mga makuha rin na blessings, di ba? Nasa sayo naman din yan, kagaya ni Sir Rox na very talented, di ba? Sobra. Thank you naman, Eva. Sir Grabe. May trip ka pa po bang ma-achieve? Sir Rox, hindi yung tribute. Nagsabi lang ako ng totoo talaga, Sir. Pero may trip ka pa po bang Thank you so much. Thank you. Welcome, Sir. Pero ito, yung question namin ni Babe Patrick, may question ka kay Sir. Kasi ako, ito ang question ko sa kanya. Yeah. Sa lahat po ng mga na-achieve nyo na sa life, meron pa po ba kayong certain na dream or goal na sa mga next years or kahit next year na gusto nyo pong makuha or ano po ba yung mga future plans natin dyan, Sir Rox? Ako feeling ko naman kasi hindi na ako masyadong nag-expect or what. Kasi feeling ko naman, ang blessing kasi binibigay yan ni Lord sa bawat isa. So kapag nandyan yan, ibibigay niya sa'yo. So okay yan. So kailangan mo lang magpasalamat. Pero eventually kasi ako ngayon, parang mas gusto ko na lang yung meron kang peace of mind, yung good health ka, yung family mo, yung health, walang nagkakasakit sa pamilya mo. So yun lang yung gusto ko ngayon, yung parang protection sa family ko. So protection sa yung ganung bagay na. So parang, 'di ba? Mas iniisip ko ngayon yung sa family ko. Yung parang tapos ka na Sir Rox sa sarili mo ngayon sa it's time to give to people naman, no? Very self, selfless. Oy, ano ba yan? Ba't may mga nang ship na sa inyo? Ay nga, grabe, kinikilig na ako dito sa Sir Rox, ha? Sir Rox, my God! Tiyari! Salamat po sa mga nag-ship sa amin, ha? Pa-ship nyo na rin po ang...
Inakakaya naman kay Sir Rox. Baka naman ano, hindi na yung mag-guess sa akin. Sir Rox, pasensya na kayo pero kilig-kilig ako. Hello guys, sa mga kaka-enter the dragon frame pala. Ayan. Thank you. Son Rox. Son Rox. Ayan. Pero ito si Babe Patrick naman. O diba? Ang tari ni Babe Patrick. O, kumusta nga kayo ni Bybury? Charo. Sir Rox, yung kanta kasi nila. Kamusta na kasi kayo ni Bybury? Oo nga. Oh, ayan na. Perfect question ha. Kala mo. Oo nga. Porke kayo na ano dyan ng Eva Rox, binalik ka sa akin. Ganyan tayo eh. Kamusta? Kamusta? Pat, kamusta na daw kayo ni ano? Kinakamusta ka ni Bybury? Kamusta na daw nga. Magkasama yata sila dyan, Sir Rox eh. Kasama ba kayo? Nakalakin po kami dito, Sir Rox. Oh! Sir, nakalak! For hello, stranger. Nakalakin! Yan naman. Eh, mabuti naman. Mabuti. Ayun, makasin man lahat. So far, so good naman. Babe Patrick! Yeah. Bago mo sagutin yan, ito, mabalik ko lang. May tanong ka ba kay Sir Rox na gusto mo one question na talaga, kasi syempre, di ba, ibang level yan, Sir Rox Santos. May gusto ko ba itanong sa kanya na never mo pang natanong in your life ever? Like, gusto mo yung about sa career and everything, kahit ano, anything goes lang. Ayusin Sir Rox, ito siguro, ito. Gusto ko tanong Five, four, wait, DJ Eva. Down tayo. Dagdagan ko. Ito, since, di ba, syempre, nag-issue tayo about the network, yung shadow yeah. ng company natin. Sir, okay. Sir Rox, if you were given the chance to work sa ibang network, would you yes. think ba? Or would you stick to our network pa rin? Ang tore nung tanong! Grabe, para talagang pang pinag-isipan yan, ha? Parang ano, parang Miss Universe yung tanong ni Patrick. Correct. Kailangan daw sa rock. In English daw yung sagot. Charot lang. baka dumugo yung ilong ko. Ano rin sabi ni Patrick? Honestly, ako kasi I love ABS-CBN. Yes. Super loyal ako sa ABS-CBN. So kung bibigyan ako ng opportunity again, 'di ba? For example, mangyari man yung mga bagay na nangyari sa atin. So feeling ko kahit ano pa man 'yan, pipiliin ko pa rin number one sa puso ko ang ABS-CBN. Kasi ang ABS-CBN okay. siya yung nagbigay sa akin ng opportunity. Siya nagbigay sa akin ng break para maging Rox Santos. So habang buhay kong tatanawin yon sa ABS-CBN, ganun yung pagmamahal ko sa ABS-CBN. Totoo. Grabe naman yon sa Rox. Ang sarap sa TV. Ipapaklap-klap talaga tayo ng very, very nice, ano? Alam mo yung sabi nga natin, talagang hihintayin talaga nating makabangon ng very, very nice ang ating network, di ba? Tama yan. Inaantay ko rin yan. At naniniwala ako na babalik ang ABS-CBN. Correct. Babalik yan. Very, very soon. Yeah. Actually, nagbalik na nga rin ng very, very light, di ba? One step at a time, no need to rush naman to. Yeah. Yeah. At saka, hindi naman tayo totally nawala. Siguro nawala tayo, nabawasan tayo ng mga programs, ng mga empleyado. Pero, thankful ako dahil this era, nasa digital tayo. So, doon tayo lumalakas. Doon tayo bibigay serbisyo sa bawat Pilipino. Na thankful pa rin ako kasi hindi nawawala ang ABS-CBN. Nandyan pa rin siya. Nasa ibang platform lang siya. Pero ramdam ko pa rin yung serbisyo na binibigay ng ABS-CBN sa bawat isa. Totoo. At saka ano na yan? Nasa ano na natin? System natin, kumbaga. Yeah. Diba? Nasa puso natin yan. Correct. Yung mga ano natin, mga iba nating kapamilya, medyo nagkahiwa-hiwalay lang tayo, ano? Pero pag binuksan mo rin ang puso ng bawat isa, iisa lang ang laman din ng bonggang-bongga. Siyempre, may mga kailangan din silang buhayin or siyempre, di ba, kailangan rin nila ng source of income. Kaya minsan, nag-iba rin ng way, di ba? Yeah. Kaya na-understand, naiintindihan natin yan ng bonggang-bongga. Pero alam natin, deep inside their hearts,
eh, isa lang ang laman niya ng very, very nice. Diba, Sir Vox? Tsaka na-happy ako na nagkakaroon ng, yung mga nawala sa USCBN, na-happy ako kasi nagkakaroon ng trabaho sa ibang network. Correct. So, na-happy ako kasi bawat isa yung nabibigyan uli ng opportunity para mamuhay, magbigay buhay sa pamilya nila. So, happy ako na nagkakaroon tayo ng maraming programa na nagbubukas sa bawat isa, no? Correct. Maraming nagbukas eh. So, yun. I'm very happy for that. At saka sa mga ganitong panahon na talagang very down tayo ng bongga, doon natin nakilala, di ba, Sir Rox and Patrick, kung sino talaga yung mga nagmamahal sa atin, yung may concern sa atin, di ba? Yeah. Yung mga saka nakabuo tayo ng pamilya dito eh. Yes, correct. Yeah. Nakabuo ka ng pamilya dyan sa Laking? Hindi, sa ABS. Sorry, sabi mo kasi dito. So, akala ko. Charot. Ikaw, Sir Rox, may gusto ka bang itanong naman kay Patrick? Ayan. Siyempre, tapos na tayo kay Sir Rox sa mga question-question. Pa-question-question tayo sa ano, isa't isa. Maganda yan. Ayan. Ako, may gusto ko itanong kay Patrick eh. So, parang, ano pa? Ready ka na ba? Ready ka na ba, Pat? Dalawang tanong, dalawang pass. Okay, game. Hindi, ako itatanong ko lang sa'yo. Kasi... bawal mag-pass, Patrick. Ano to? Si Sir Rox Dia nagpass-pass, ha? Walang travel pass dito. Tatanong ko lang kay Patrick, DJ Eva, no? Kasi si Patrick kasi... nakilala ko yan from the start. Yung nagsistart pa lang yan. So, alam ko kung paano siya nagsimula. So, ngayon kasi ang dami niya ng blessing na nakukuha. So, successful na siya sa kanyang sa career niya. Kasi may teleserye na siya. Meron na siyang pelikula. Tapos sa music, hindi naman siya nawawala kasi lagi siya may project. So, ano kaya yung pakiramdam, Patrick, na nakuha mo tong blessing? Tong achievement mo. Ano yung nararamdaman mo? Tsaka ano yung inspiration mo? Bakit hindi ka tumitigil na hindi mabitawan yung pangarap mo? Correct. Siguro naiiyak siya oh. Ay, wala pa. Nababasa lang ng comments. Hindi okay. Grabe naman yung tanong na yun, Sir Rox. Pero syempre, una na dyan syempre yung family ko. And everyone knows naman na family-oriented person kasi ako. So, ibibigay ko lahat para sa family ko para makatulong ako sa kanila and nice. Inspiration talaga, kumugot ako sa inspiration ko from my family talaga and sa mga taong mahal ko and syempre with the help na rin with you guys, syempre yung mga nakatrabaho natin sa industriyang to, nakakatuwa kasi napaka-supportive eh, and totoo talaga tsaka family talaga sila and ayun doon Sir Rox, sa family ko din talaga and yeah. Kaya naggaganahan akong gawin ng lahat ng to. Tama ba? Nasagot ko ba? Yeah. Tama naman. Tama. Satisfied ka ba, sir, sa question? Ay, sa answer niya? Yeah. Okay naman eh. Basta family, basta everything sa family talaga. Kailangan mo yung gawin. Kailangan mong ma-reach yung gusto mong goal. So, so napaproud ako talaga kay Patrick. I'm so proud na... Natutuwa ako na nakikita ko siya na unti-unti niya fly. Na yung kanyang dreams, unti-unti niya nang nakakamit. So, I'm so happy for him. Thank you, Sir Rox. Yeah. Thank you talaga. And of course, kay DJ Evan. Ako din na. Wait, ano naman. Talaga ako ng 200 views na tayo. Pero ang viewers question na tayo, ko... Ang dami nanonood, ha? Oo nga. Salamat sa mga nanonood. Lapit na mag-200. Oo nga. Uy, picture muna tayo, guys. Okay press lang ba? Press 1 kung nanonood kayo. Wow. Ayan. Uy, smile muna kayo, guys, ha. Alam nyo naman. Para lagi tayong happiness overload. 1, 2. Ay, teka lang. Ang gulo ng hair ko. 1, 2, 3. Yan. Salamat ng bongga. Isa pa ba? Uy, baka pwede nyo kong i-screenshot. Tiyari. Para hindi na ako nahirapan dito. 1, 2, 3. Smile. Yan! Gusto mo yun? Eva, padala mo sa akin screenshot, ha? Ipo-post ko. Kasi na-miss ko kayo. Yes. Ha? Padala mo ako ng screenshot nito. Ipo-post ko din to, Sir Rox. Yes. Tag ko kayo. Sa isa pa. One more. Screenshot natin. One, two, three. Yan! Ayan! Padala mo sa akin, ito, sir, ha?
Yes, papadala ko sa inyo yan ng bonggang-bongga. Anong gusto nyo? Baya, ano ba, LBC ba? Or, tsaring. So, yes. Siyempre, yeah. Nag-question. May additional question pa po kayo for Babe Patrick para, then, ano? Okay na yon. Okay yung question ko kay Patrick. Na-happy ako na naman, ako sa kanya, sobra. Sobrang nakaka-happy kasi, sir, ikaw rin ang kasama niyan since nag-start siya eh. Kayo diba? Kayo, yung kanta niya, ikaw guys, pa rin, di ba? Yeah. Sa unang release ko ng single, sila DJ. Yeah, ikaw pa rin, yeah, ikaw pa rin yun. Ikaw pa rin yung si Sir Rox ang ano, co-writer. Sir Rox, tama ko ng ikaw pa rin. And siya rin nag-produce lahat ng single ko. And more upcoming singles in the future din, syempre. Si Sir Rox ang magpro-produce niyan. Kaya, super happy ako and glad that si Sir Rox yung nakasama ko. Sir Rox, ang tawag dito. So, happy din ako sa'yo, Pat. Oo, ito si, bago ko si itanong yung question ko kay Patrick. Sir Rox, ano po ba kayo? Parang meron kayong, ano ba tawag dito? May na, kunyari nakita niyo yung isang tao. Parang may ano kayo, nafo-force niyo na, itong batang to, kagaya ni Babe Patrick, itong batang to, may potential to, sisikat to. Parang may ganong ano, aura ba kayo? At syempre, ito, nakaka-proud na si Babe Patrick, talagang bumongga na rin ang kanyang karera. Diba? Nag-boom din ang very, very nice. Yeah. Makikita mo naman yun eh. Makikita mo naman yun sa tao, sa aura ng tao, tsaka yun sa personality ng tao, tsaka yun sa talent niya. So, makikita mo talaga yun kung talaga may meron siyang papupatutunguhan. So, yun yung nakita namin kay Patrick nung time na yun na pumunta siya sa office. Sabi namin yan, si Patrick, ano yan, magiging successful yan. Sisikat yan, di ba? Kasi very nasa dedicated, no? Yeah, tsaka personality, tsaka yung talent niya, very organic, talagang nakakaganda siya, maganda boses. It's talent, yun. Taray ni Babe Patrick. Personality-wise, may itsura. Correct. Diba? Kamukha nga ni Papa Jesus, sabi ko, di ba? Parang yes, nagdadasal ako everyday, di ba? Dahil ako sa'yo, DJ Joy. DJ Joy. Ayan ka na naman, nagpatampo na talaga ako sa'yo, ha? Grabe ka, ha? Babe Patrick, di ako siwa ka rin, ha? eto Babe Patrick, ang question ko naman sa iyo is ano, ang tawag dito sa 'di ba ang dami mo na rin nakasama na mga ano artista and mga singers, mga kung sino-sino sa na celebrities, may mga dream ano ka pa ba na maka-join force? Kung sa kantahan man 'yan, bigyan mo ko ng singer or pag sa actingan, bukod kay Viver, syempre, nak. Sino pa ang mga trip mo maka-join force? Sir Rox. Kamusta mo kay Vibory, ah? Oo nga, kumusta kami? Left tayo dito, set up tayo this week, Sir Rox. Tapos mag-head ka. Kamusta mo ako sa kanya? Namimiss ko na siya ka mo. Okay, sure, of course. Correct. Nasa room niya na eh, baka natutulog papayangan na eh. Sayang nga eh, dapat apat tayo, oh, kung pwede lang si Vibory. Puyat ba? Set up kami, guys, set up kami. Sige, next go. Time, gawin natin yan. Yes, go. Lalo na, pag-usapan natin yung kanta nyo rin, yung star ng Pasko. Sa akin, siguro, let's, sa singer, locally, actingan muna tayo? Sige. Basta sa showbiz, gusto ko talaga makatrabaho si... I wanted to, Sino ba? 10, 9, 8. May timer. They take your time, bro. I wanted to work with Dolphy. Dati kasi gusto mo... fan kami ng... Nanonood talaga kami ng mga teleserye ni Sir Dolphy. Sir Dolphy? Oo. Gusto mo sumunod? Sorry. Huwag naman tayo. Ayan na! Bastos ng bibig, ha? Sir Wilson, nakaka-strike rin na to, ha? Nilalagyan ng J yung una ng pangalan ko, eh. Babe na lang, babe naman kasi. Nakakalimutan yung pangalan mo, Eva. Oo nga, porkit ilang day. Ay po! Sa nag-hi sa iyo, sir. Oo, sa LA. Yeah. Hey, Sir L.A. Ayan. Babe Patrick, bakit naman si Sir Dolphy na, anong gusto mo na bang makipag-play muna sa kanya? Sa ilalim? Okay na. Pero syempre, gusto niya daw makawork sa future, Sir Rock, si Sir Dolphy. Fairness naman sa'yo. Uy,
wag muna, Babe Patrick. Di pa nga tayo nagkikita-kita ni na Sir Roxy. So, wala agad magkaroon ng project with Sir Dolphy. Alis na kay Direk. Okay, let's go. Bahala na din ako. Si Abby ba yan? Si Eva. Hello po. Hello. Ayan, hello po. Ah, may gagawin na po ba kayo, Sir Rox? Ay, hello po. Alko. Sir, kamusta, Sir Alko? Hello po, Sir hello, Alko. Kamusta po kayo? Is in the house. Hello po. Eva, paalam na ako, ha? Oh, sige po. Thank you so much po, Sir Rox, sa time niyo, sir, ha? Thank you for the time. Thank you. Kung nasan man po kayo, Sir Rox. Thank you, Sir Rox. Ingat po kayo lagi. Thank you, Eva. Thank you, Sir Rox. Thank you sa time. Thank you sa time. Yes, of course. Very mahalaga yan. Alam namin, sobrang dami niyo pong work, very busy person, pero binigyan niyo po kami ng time ngayong araw, ngayong gabi na pala. Gabing ito. God bless you, sir, and Merry Christmas in advance. God bless. More blessings sa iyo, sir. I love you. God bless. Ingat, sir. Love you too. Pat, Eva, bye-bye. Thank you. Ayan. Oh, Babe Patrick, go. Naputol yun. Pero thank you ta. Thankful talaga tayo kay Sir Rox, no? Oh, syempre. Isa yan sa mga tumutulong sa atin. And of course, Sir Dolphy, kasi parang sa inyo lang kasama, di ba, sa mga napapanood natin. And na correct. Parang nakatuwa siya kasama, nakakatawa siya kasama. And talagang ano eh, legend na natin yan eh. So, di ba? Legend, oo. Talagang magaling sa actingan, no? Oo. Tsaka sa ano, sa tawanan comedy. Talaga. Ayun yung gusto ko talagang magawa rin na role. Medyo... More on comedy yung gusto mo. Ano masasag ka masag I've been enjoy? Working with, ano eh, babe, sa, ano eh, may drama. Napag-work ako ng drama. And horror. Especially horror. Dabi ko na rin yung horror na nagawa. Gagawin, actually. And gusto ko rin matry yung, ano, medyo nakatawa. Saan ka mas nag... Saan ka mas pinaka nag-enjoy na, ano, na genre? Siguro, so far, ano, comfortable ako sa drama. Oo. Kasi, ano ko eh, iyakin ako eh. Sila direct na rin nila. Medyo nagpuputol-putol. Ayan. Sa drama ako, babe, na ano, na nag-enjoy so far. Though, na-enjoy ko naman lahat. Pero, mas comfortable ako siguro sa drama talaga. Oh, sa A Soldier's Heart. Tsaka, sabi rin nila direct, pang ano daw talaga ako. Pang iyak-iyak daw talaga ako. And, tsaka yung emotion daw kasi daw matlil lang daw lumabas sa akin. So, totoo. Ayun. Alam mo, gusto ko itang makita yung talagang ano, Bonggelarium na heavy drama. Ay, nako, giyak-giyakan. Oh, meron. Ang bilis mo daw umiyak, sabi ni lumipad na yung pangalan. Anox 07, o diba? Babe Patrick, baka pwede mo kami sample na ng pagpatak ng luha. Charin. Huwag na, kakanta na lang ako. Oo nga, bago pero tayo maglisan. Correct, oo nga. Uy, Babe Patrick, thank you rin sa oras mo, ha? At talaga of naman course. Pinagbigyan mo kami dito ng very, very nice. Anytime. And this week, pag-live ulit kami, of course. Oo! Si Sir Rox and si Vivory, correct. Isabihan mo lang ako, I'm just a chat away, alam mo yan. I'm just a message away. And ayun nga, dahil na-miss ka namin ng bonggang-bongga, di ba, Babe Patrick, ayan. And deserve mo lahat ng mga na kukuha mong achievement. Alam mo, gusto kong malaman kung ano ba ang ano ni tita, di ba, ng iyong family doon. Ano kaya ang feeling nila? Gusto ko nga sana silang matanong. Kasi syempre, di ba, nakita rin naman niya yung nag-uumpisa ka sa MOR, tapos yung song mo, ikaw pa rin, di ba? Nakakausap mo ba siya recently, yung mami mo? Nasa FaceTime kami lagi niyan. And correct. Nagulat din siya sa nangyari sa akin sa Rise. Hindi niya na-expect na yung mga projects. Ako even me, hindi ko rin na-expect. So, happy siya, masaya siya, supportive siya. And ayun, natutuwa talaga siya sa mga blessings na dumadating sa buhay ko. Kaya correct. I'm very sure naman of that dahil talagang mommy mo very supportive nung tayo nag-on air pa lang tayo talagang uy, talagang dun sa Facebook nagko-comment na rin talaga siya at alam mo 'yon, lagi siyang nandiyan para sa iyo. Kaya talagang nakaka-touch yung ganyan. And
ang ganda lang na mapakinggan na ginagawa mo tong lahat para rin sa kanya at para sa buong mong family, di ba? Yes, talagang, yes. Kaya rin naman gumaganda rin ang career mo, di ba? Kasi nga, ang inspiration mo is the one and only your family, di ba? Right, right. Ang nice. And of course, syempre, I just want to say, ano, acknowledge ko na rin, of course, yung mga sumusuporta sa akin, Patvery, mga PGsters, Patrick Squad. Guys, alam nyo yan na yung mga individual din na sumusuporta sa akin sa nagmamahal sa akin at kay Vina din. And sa amin lahat, kay DJ Eva, we just want to say thank you. A warm thank you for you guys. Kasi kayo yung umaangat sa, nag-aangat sa amin eh, sa karir namin. And just want to say thank you kasi iba kayo sumuporta and love na love ko kayo. Sobra. Correct. Ilang beses na ako umiyak sa live actually sa dahil sa kanila nag-thank you ako. Though, syempre, hindi na muna natin gagawin yan. Totoo. Very happy lang naman tayo. And happy. Pero ayang iyak naman niya ni Babe Patrick is tears of joy. Kasi nga, syempre, without you guys, Patvery Armies, or mga Patrick Quiroz fanatics, di ba, yung pinakaumpisa pa lang na nag-start si Patrick, yung mga taong nandiyan na ng bonggang-bongga. Ayan, kahit yung mga, ano, yung mga Evalicious din na naging fan ni Babe Patrick, eh talaga namang, alam mo yun, natatouch lang talaga si Babe Patrick na nangyayari ang lahat ng to because of you guys. Kaya talagang nagpapasalamat siya sa lahat ng mga binigay niyong support sa kanya. And until the end of time, Babe Patrick, nandito lang kami lagi. We're just a text away, chat away. Alam mo yan, di ba? Isang tawag mo lang sa akin. Kahit medyo busy-busy tayo sa mga pinagagawa natin. We invite pala kita, ha? Alam niyo naman, alam mo naman pag natapos na yung ano nyo, lock-in kineme ninyo, punta ka sa Evalicious Tea House, talagang pagtitimpla kita ng mga kung hindi ka diet, milk tea, fruity, and everything. For sure, sige. Bahala sa'yo, Babe Patrick. Para dumaan dyan and promote natin yan. Ako, excited tuloy ako. Yes. Mukhang ano, mukhang masarap na eh. Promote ko yan, DJ. Totoo. At kwentuhan tayo dyan ng bonggang-bongga, Babe Patrick, dyan sa Evalicious. And of course, ayan, so one day na ko, talagang lahat ng mga dreams and aspirations mo sa life, naniniwala talaga ako, Babe Patrick, na maaabot mo yan one step at a time, no need to rush. O, diba? Ngayon nga, nag-uumpisa na eh, diba? Kita mo naman ang mga ano sa'yo, o, ang mga, oy, mag-date daw kayo sa ni Vibory sa Evalicious. Oh, sige, tatalingin ko yan. Ako, lagi kami nagko-coffee niya ni Evie. Correct. Lagi, yes. I'm looking forward to that. Akong bahala sa inyo ng bonggang-bongga. Pero ayun, Babe Patrick, sobrang, alam mo yun, pag nakakausap ko kasi to si Babe Patrick, nagiging emotional siya when it comes to ano, yung mga supporters niya na talagang nandiyan para sa kanya, di ba? Kasi alam mo yun, very important kayo sa kanya, guys. Di ba? Ayan, talagang kayo ang dahilan kung bakit niya rin pinapursue lahat ng mga dreams and aspirations mo. Kasi ang sarap sa feeling, di ba, Babe Patrick, na pag nalaman mo may naniniwala sa'yo ng bonggang-bongga, eh, ipagpapatuloy mo kung ano yung ginagawa mo, di ba? Sobra, syempre. Ayan, yellow hearts, Patvery, thank you. Oo, syempre, masarap magtrabaho na alam mong maraming nakasuporta sa'yo at alam mong may, kahit hindi ka man na, magka-problema ka man sa buhay, may babagsakan ka, di ba, na sumusuporta sa'yo, nagmamahal sa'yo. Maraming naniniwala sa'yo and nagtitiwala sa kakayanan mo. Kaya, masarap talaga. And of course, thank you rin kay Babe Eva kasi nandyan siya ever since. Pero eto, Babe Patrick, sa mga ano naman, ano namang experience mo when it comes sa mga, syempre hindi natin maiiwasan pag may mga nang babash o mga bashers na ganyan. Kasi syempre, sobrang sumisikat ka ng bonggang-bongga this past few days. Kasama yan sa ano, career, kasama yan sa buhay. So paano mo tinitake yung mga bashings kung meron man or yung mga bashers, paano mo sila pinapakisamahan ako, and everything? Alam nila yan. Alam na din ang fans yan. Guys, anong ginagawa ko pagka dead ma? Kasi talaga ako pumapatol. Correct. Napabayaan ko sila kasi alam ko naman yung ginagawa ko. And, hanggat alam ko na tama ako, pabayaan muna natin sila. Oh, hindi natin kailangan patulan unless, di ba, kailangan na talaga. Pero kung maliit na bagay din naman yan,
pababayaan ko yan. Oo. Alam nila yan, alam nila. Hindi, mukhang hindi naman yata sila nakakita. Siguro, maybe, from the past, yeah. I don't even know, I don't even remember. Pero kasi hindi ako yung pumapatol sa mga bashers. Hindi ako yung nagre-reply sa kanila, mga trolls, ganun. Correct. Wala akong oras para dyan. Ang nire-replyan ko, I would rather just give my, my reply sa mga sumusuport at nagmamahal sa akin. Mas worth it ba siguro yun, di ba? Speaking of mga nagmamahal at sumusuport sa Bay Patrick, ano yung parang hindi mo makakalimutan na ginawa sa iyo ng isang supporter or ng isang fan, yung parang pinaka, ano talaga, memorable sa'yo ng very, very nice. Habang umiinom ako dito. Wow, ay ba yung milk mo? Bay Patrick, fruity to. Pero may milk tea din ako. Pero mas feel ko kasi ngayon mag-healthy-healthy. Wow! Yung nangyari sa akin or nabigay ng fan, yung nagawa ng fan? Tama ba? Oo, yung parang, ano yung parang sweetest or memorable moment na ginawa siya or parang na-touch ka? Siguro, pag pupunta ako ng ano, na airport or pagka may mga out-of-town shows ako, talaga pinupunta nila, inaabangan nila ako sa airport. Nag-aantay sila doon for hours. Eh, syempre, nagsisimula pa lang din naman ako. So, hindi naman ako yung parang talagang maraming fans na agad. Though, may mga... Uy, marami ka kayang fans! Diba? Totoo yan, marami yung diba? Fans. Kita mo nga yung kinento ko sa'yo, birthday nung kaibigan ng friend ko, talagang minessage pa ako sa Instagram, uy, please pa, ano naman si Patrick, ganyan-ganyan. Kaya nga lang, parang syempre, diba, busy nga si Patrick din, maraming mga, ano, tapings and everything, kaya yun, hayaan mo next time, marami pang next time. So, babe, yes. Patrick, ayun na, pero going yun, back. Yung mga, ano, yung mga nag-aabang talaga, nag-aantay sila ng 5 hours sa airport, sa mga place na pupuntahan ko, pag alam nilang may mall doon, yung mga little things na yun, actually, malaki yes. bagay sa amin. Kasi, isipin mo, nag-aantay sila. They Correct. Spent the whole hours, almost their whole day just to see me, just to see me in person. Kaya, parang, sarap lang sa feeling and appreciate ko yun sobra. At saka ano, no, yung parang kumustahin ka lang ng ganun, Babe Patrick, di ba? Oo naman. Nakaka-happy. Yun ang mahalaga ngayon. Yung Amen. Kumustahin mo lang ang bawat isa, yung mga friends mo, kahit din, alam mo yun, hindi mo mapuntahan or whatsoever. Actually, very important ang physical presence, di ba, Babe Patrick? Pero sa ngayon kasi medyo marami tayong restrictions when it comes to mga distance, social distancing, ganyan, di ba? So, yes. Alam mo yun, yung mga tipong kumustahin mo lang or i-chat mo lang, alam mo yun, di ba yung iba mong fans, hindi mo naman yung mga kamag-anak or what, pero nararamdaman mo pagmamahal nila, pag chinachat ka nila sa Instagram, sa yung mga little things na ginagawa nyo. Correct. Simpleng pag-like nyo sa mga pictures namin, pag-share nyo sa videos namin, pag-comment nyo sa mga ginagawa namin sa social media. Especially now, ayun lang naman yung kaya din nating magawa sa social media lang. And yung mga gifts nyo, yung mga gifts nyo sa amin na pinapadala sa bahay namin. Correct. Grabe yun, guys. Akala nyo lang siguro, baka hindi nyo minsan nakikita sa akin na na sobrang thankful ako. Pero, nako, pag naka-receive din ako ng mga ganung bagay, yun tuwa ako, yung ngiti ko abote ngayon. Kaya, thank you talaga sa inyo lahat. Nako, nakakatuwa naman, ano, at talaga ng mga, nagbubunga na din, Babe Patrick, lahat talaga ng mga pinaghirapan mo ng very, very nice. And ang saya dahil maraming taong naniniwala sa kakayahan mo ng bonggang-bongga. Ayan, medyo nagiging emotional ka, nararamdaman ko. Naiiyak ka ba? Hindi. Ano ba yan? Lang. Nangungungo lang ako kasi sinisipon ako. Pero it's okay, di ba, na maramdaman mo yung mga ganyang bagay kasi you are very blessed, di ba? Lalo na ngayon na maraming aabangan sa'yo ng very, very nice. May mga gusto ka bang pasalamatan and of course, i-promote din, Babe Patrick? Gusto kong mag-thank you of course sa inyo lahat, sa mga sinabi ko kanina, thank you talaga sa suporta nyo. And of course, Hello Stranger the movie, it's coming soon. Ginagawa na namin siya ngayon. Ito yun, Hello Stranger the movie. And teleserye namin, hindi pa pwede siguro sabihin, pero yes, hopefully maging successful to. Ayoko namang... I know magiging successful yan. Nandyan si Babe Patrick. Ayan, sana talaga maging maayos ang lahat. And
yun, patuloy pa rin yung supporta nyo sa amin. And of course, kay DJ Eva, kay Babe Eva, thank you talaga. Love you. Oy, love you too. Nandito lang ako for you. Alam mo yan, from the very beginning until the end of time. I'm just text chat away. Kapag may problema ka, di man sa karir mo, sa ano mo, sa kung saan, personal life mo or whatsoever, I'm just here. Diba? Nang bonggang-bongga. Ikumusta mo kami kay ano ah, Vivory ng Very Very Nice. Pero hindi tayo magta-tense na mo. Nakakakilig talaga pag kumunta si Babe Patrick, no? Yan na, ang dami ng mga girls na talaga namang ano. Bet na bet magpa-shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. Babe Patrick, ikaw ba? Bata ka pa lang. Alam mo na, kailan ka nag-start parang kumanta-kanta? 11, mga gano'n na. 11. Years. Ah, 11. Talagang, bet mo mag-singer-singer? Kung papiliin ka, Babe Patrick, si singer or actor? So acting. Acting mas bet. Di ako makakingin ka. Ayos na barado talaga yun ako. Pero ang ganda ng ano mo. Ganda ng boses mo. Thank you, DJ. Sabi na, ang ganda daw ng boses mo, tas guwapo ka pa, nasa yun na lahat. Uy, grabe. Di man. Thank you. Diba? Pero kasi simula ako sa pag-awit eh. So, hindi, di ko masasabi DJ Eva. Pero ano eh, siguro kasi since I'm doing acting na rin naman, napapahala ko sa pag-arte. Pero nagsimula ako sa pagkanta. So, yeah. So, parang ano, hatirin, di ba? Oh. Hindi, kung pwede talaga mo naman din talaga pagsabayan habang nag-acting ka, sabihin mo yung lines mo in singing way. Opera pala, theater. Ikaw ba, ba't mo mag-try-try? Di mga theater-theater, na-try mo na rin. Oo, oh, napag-teatro ako for 3 years. Nag-Florante at Laura ako. LPD, ayan. May mga pwede ka bang ma-share sa amin bago tayo mag-goodbye na parang hindi namin alam about you? Like, for example, di namin alam yan na nag-3 years ka ayan, nga na. Nag-teatro ako. And of course, ito, one last thing. Nag-sesen ako loko. Oh, panata. Ay, sabi sa iyo, Papa Jesus talaga eh. Hindi ako si Papa Jesus doon. Hindi, nag-ano, si Cornelius ako roon, tsaka Julio, si Julio. Si Julio tsaka si Cornelius ako roon dati. So, kamukha mo daw si Superman, o diba, ang taray. Ayan, guwapo mo daw. Grabe, totoo man, yan, guwapo talaga. You. Pag makita nyo talaga sa personal, lalo na yung mata ni, ano, ni Babe Patrick, pati yung kilay niya, perfect! Oo, talagang, tititigan mo na lang na ganun, sobrang guwapo ng Very, Very Nice. Pero thank you so much, Babe Patrick, sa oras mo. Alam kong sobrang halaga niyan. Ano ba, may babalik pa kayo sa taping o tapos na kayo ngayong araw na to? Back up na, so rest na, rest. Ipahinga na tayo. Meron kayong ano, parang cut-off ba tawag doon? Meron kami cut-off. Oh. Meron kami oras dito. So, para pala kayong nasa bahay ni Kuya, no? Oh, talaga nakalakin kami dito sa isang ano. Sa isang, may camera din ba bawat sulok dyan? Wala naman. Pag nagsushoot lang din may camera. Oo, pero in fairness, no? Parang ang saya nung ganyan. Yung parang bakasyon din dyan, Babe Patrick, ha? Uyay mo kami kay Vivory, ah. Oo naman, mag-live tayo by this week. Nandito correct kami. Sabihan mo lang ako ng bonggang-bongga. Sabihan ko rin sila, Sir Rock. Sabihin ko, live tayo this week para correct masaya. Chikahan tayo, and diba? And of course, guys, yung mga Vivory, guys, please follow DJ Eva. Ayan, nakasama ko yan matagal na. Of course, kilala nyo naman si DJ Eva. And Babe Eva tawagan namin kasi yes, Babe call namin yan dati nung co-DJ ako dun sa correct sa MOR every Wednesday. So, pero ang yeah, Babe niyan talaga ngayon si Vivory. Ayan ha, dapat pag sa next live na natin ha, talagang kukumustahin ko kayo ng bonggang-bongga. And I'm very proud of the both of you, Patrick and Vivory. Sana eh, magtuloy-tuloy pa talaga ang takbo ng iyong career. At good luck sa kung ano man ang tahakin ninyong landas. Alam ko eh, marami pa kayong mararating, kayong dalawa. Because you are a good person, very talented ng bonggang-bongga. Ayan. Ingat kayo dyan lang. Ayan, may gusto ko pa bang pasalamatan and of course, i-chika sa iyong mga followers, mga yun. Wala na, pero yun. I just want to say thank you to you, DJ Eva, Babe Eva, sa ano, sa suporta and of course, isa ka rin sa mga taong, isa ka sa mga taong unang nakatrabaho ko sa industriyang to. Kaya, love you.
I'm just here, ayan. I'm just a chat text away and everything. Kahit may pandemic ngayon, eh talagang tuloy-tuloy lang ang ating kasiyahan and of course, pagtupad sa mga pangarap one step at a time. Thank you so much, Patrick. God bless you. Thank you, everyone. Ayan. Have a great night, everybody. Maraming good salamat night. Po sa inyo. Good night, good night. Guys, don't forget to follow DJ Eva. And ako. And follow nyo rin si Patrick. Nako, talagang bagay sa Instagram, sa, may like ka ka, di ba? May like ka ka yes, ba? Yes, may like ka rin ako, Patrick. Ayan. Correct. O, di ba? More gems dun, more fun. Ansaya rin dun eh, no? And of course, dito sa Kumu, i-follow nyo po siya, si Babe Patrick, kasi magla-live po rin yan sa mga susunod. Pati si Vivory, makakasama din natin ang bonggang-bong. Invite din natin si Sir Vox. And of course, saan ka pa ba namin pwedeng ma-follow, Babe Patrick? Sa Twitter, di ba? Facebook pa and Twitter, PatrickRose_ Facebook at PatrickRose. Ayan. Correct. Naku, sobrang thankful talaga natin kay Babe Patrick. Sa lahat ng social media po, i-follow nyo po si Babe Patrick. And abangan yes. nyo po, guys, yung mga upcoming niyang projects. Like ito nga yung movies and mga series na gagawin niya ng bonggang-bongga. And stream nyo po lahat ng awitin ni Babe Patrick sa Spotify. Sure. O, diba? And ano yun yung lahat ng digital platforms. Pakinggan nyo po yun. Oh. Yes. In all digital streaming platforms worldwide po. Ayan. Correct. Stay the same, Babe Patrick. Eva, Babe Eva, maraming salamat. Thank you for tonight. Unexpected. Thank you. Yes. Very ano to, accidental, pero talagang ganun pa rin ang ating combination, di ba? Sana eh talagang naging masaya ka and good night sa'yo, ha? Ayan, matulog ka na nang matiwasay dyan ng bonggang-bongga. I love you! Love you too. Bye-bye. Bye, ingat everyone. Ka. Thank you. Ingat ka lagi. God bless. Salamat. See you very soon. Ayan, guys. O, diba? Talaga namang nakakatuwa si Babe Patrick na talagang nakikita nyo naman ang kanyang career na bonggilarium na talaga ngayon ng very, very nice. Sobrang saya. And